Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan gaya nga po ng inyong nakikita dito po sa ating satellite image animation ay patuloy pa rin po na nababalutan ng kumpol ng kaulapan ang malaking bahagi po ng ating bansa. Epekto po yan ng hanging amihan dito po sa Luzon, shear line sa silangan ng Luzon at ITCSA naman po ang nakakapekto ngayon sa may Visayas at Mindanao. Pero sa kabila po niyan, consistent pa rin naman na walang nakikitang bagyo na tatawid dito po sa ating bansa hanggang po sa matapos ang buwan na ito. Pero posible pa rin po ang pamumuo ng mga low pressure areas dahil po yan sa epekto ng ITZZ. Gaya din pa na yung nakikita dito po sa forecast model na ating ginagamit ay sa unang linggo pa lang po ng Disyembre ay mayroon ng namamataan na pamumuo ng mga sama ng panahon dito po sa Pacific Ocean. Tuloy po nating babantayan ang development po ng mga ito dahil nakikitaan po na lalapit dito sa ating bansa. Pero asahan pa rin po natin ang mga pagbabago. Patuloy lamang po tayong mag-antabay sa mga susunod po na updates. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, asahan pa rin po natin ang mga pag-uulan sa malaking bahagi po ng ating bansa at posible po ang mga heavy to intense rains sa ilang bahagi po ng Cagayan Valley Region, Mimaropa, ganun din po sa Eastern Samar, Samar, Leyte, at maging po sa Southern Leyte. At asahan din po natin ang pag-uulan sa malaking bahagi po ng Mindanao. Sa Metro Manila naman po ay uulanin din ang ilang panig, kaya ba yung pag-ingat lamang po dahil mataas pa rin po ang posibilidad ng mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para naman po sa ating mga baybayin, dahil din po sa amihan ay magiging maalon pa rin po at delikado para sa mga malilit na sasakyang pandagat ang pumalaot po sa mga baybayin ng Ilocos Region at maging po sa Cagayan Valley, lalong-lalo na po sa may Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Babuyan Group of Islands, Batanes, Cagayan at maging po sa Isabel. Dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot ng 2.8 to 4.5 meters height. So yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. Tako po muli si James na nagsasabing, sa kahit na nung pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!